araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your win, Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Yes, welcome po dito sa Tibala Tutunan ng Issue 101. Araw ngayon na Linggo at 30 Oktubre taong 2022. Welcome po dito sa Tibala Tutunan ng Issue 101. Ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Para sa isa na namang oras ng ating talakayan at pag-uusapan mga ka-issue dito sa ating palatutunan ng Issue 101. At kung sakasakali mga ka-issue, bago pa lang po kayo dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook fanpage mga ka-issue, huwag po kalimutan na i-like nyo po ang video na ito at i-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell ang sana all parang naman po kayo ay ma-inform kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito mga ka-issue at ang ating Facebook fanpage din mga ka-issue, huwag po din ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like mga ka-issue. Yan lang po ang simpleng panawagan ng inyong Senior Simon. Para naman po matulungan ninyo ang ating YouTube at ang ating Facebook fanpage mga ka-issue. So, simula ngayon mga ka-issue, ito na po ang ating ang inyong makikita sa ating Facebook fanpage at sa ating YouTube channel. Sa tuwing mag-livestream tayo at mayroon tayong mga i-upload na mga video mga ka-issue, ito na po, wala lang mukha! buti po yan mga ka-issue. Para alam na, no? Ang inyong makikita lang po mga ka-issue ay nakalipad po tayo sa kalawakan. At ang dami-daming ulap mga ka-issue. Sa mga ka-issue, ating pong pag-usapan sa episode na ito ang balitang tungkol sa bagyong Paeng mga ka-issue. At ito po ang latest news galing po sa South Korea. Dahil mayroon pong mga, ilan ba ito, halos 153 namatay sa isang stampede mga ka-issue doon sa South Korea. Doon sa Seoul mga ka-issue, yan po ang ating pag-usapan dito sa ating palatutunan ng Issue 101. Kaya mga ka-issue, simulan na po natin ang ating talakayan dito sa episode na ito. Dito sa ating palatutunan ng Issue 101. No? Kumusta po kayong lahat dyan? Luzon, Visayas, Mindanao, at pati na Sabah, Malaysia? Ah, hindi pala sa Malaysia ang Sabah mga ka-issue. Sabah, Philippines! Dahil sa totoo yan mga ka-issue ay atin po ang Sabah. So anyway mga ka-issue, sana po kayo'y makisali sa ating pag-uusapan sa episode na ito mga ka-issue. Ha? At hindi nyo po tayo iiwanan dahil ang inyong tulong ay malaki, ang inyong pong pagpapanood ay malaking tulong po sa atin kahit tayo'y nakalipad sa kalawakan! So ito na po mga ka-issue, atin pong panuorin ng balitang to galing sa South Korea na kung saan ay hindi po lumabas mga ka-issue. Sandali lang mga ka-issue, ayusin lang natin ito ng sandali mga ka-issue. Sandali lang to, ito na. Sige, pasok! Word of those missing after a deadly Halloween crowd crush in central Seoul killed 153 people. At least 89 were seriously injured, while more than 350 victims remain unaccounted for. A temporary office at a nearby community service center has been set up to help families searching for their loved ones.
There, a woman was seen wailing with grief before collapsing to the floor. Another wept quietly on a bench. Officers at the center also manned emergency phone lines. They have received more than 3,500 calls since this morning. Local police estimate as many as 100,000 people were gathered in Itaewon for the first Halloween event in 3 years when a commotion allegedly triggered the crush. Authorities say most of the victims are teenagers and people in their 20s. The fire chief says the death toll could rise due to the severity of the injuries. And merchants in Itaewon shared that the crowd was unprecedentedly large this year, but local police stated that only 200 officers were deployed. 그래서 뭐 그것을 통상과 달리 경찰이나 소방 인력이 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었던 것으로 지금 파악을 하고 있고요. 또 어제 잘 아시다시피 서울 시내 곳곳에서 여러 가지 소요와 시위가 있었기 때문에 이런 곳으로 경찰 경비 병력들이 좀 분산됐던 그런 측면이 있었습니다. President Yoon Suk-yeol inspected the scene of the accident this morning, calling it horrific. He said he was deeply saddened. He's pledged that his government will prioritize follow-up measures to prevent another disaster. And President Yoon also declared a period of national mourning that will last for a week. And for more on the deadly tragedy in Itaewon, CNA's Lim Yeon-suk joins us live from Seoul, and she's at the scene now. So, Yeon-suk, authorities are investigating the cause of the incident. How is that going so far? Do you have any word on that? Well, so far, no, we don't have any word on that. And in fact, the Seoul mayor, Oh Se-yong, just came here a few minutes ago. He was on an overseas trip, and he arrived here this afternoon, and he arrived here at the scene. And so far, what we are hearing from authorities is that they are trying to investigate what caused this. But for now, the President Yoon Suk-yeol and even the Prime Minister Han Duck-soo have said the priority would be to console the families of those victims and also to take care of those injured, because we do have more than 100 people, many of the young South Koreans are still in hospital. By the way, mga ka-isyo, para po sa ngayon lang po nakapanood, ito pong balita ay kanina lang to, dahil po sa isang halos no, 153 namatay na mga katao doon sa Seoul, South Korea. Ito po ay dahil sa isang Halloween party na nangyayari doon sa bansang yun, mga ka-isyo. So atin pong tatalakayin o pag-usapan isa-isahin yung mga laman ng balita, mga ka-isyo. Baka mayroon po tayong kababayan na naging nasawi ba? Mayroon ba tayong kababayan na nasawi dahil sa trahedyang to, mga ka-isyo? Pagpatuloy muna natin itong balita na kinuha natin galing sa Channel News Asia, mga ka-isyo. Now, right now, I am standing here, and as you can see, this is the little alley, the small alley, okay, where this took place. It's only about 4 meters wide, and it's quite hilly. It is a hill. There is a hill here, and once you go up this little hill, there is this street where usually there are the parties, and that's where all the nightclubs and the bars are. And so apparently there were like 100,000. Baga mayroon tayong kababayan dito, mga kaisyo, na nanonood sa atin sa ating live ngayon at familiar sa lugar na to. Baka gusto niyong kayong magdagdag ng mga ulat tungkol sa nangyaring yan, mga kaisyo, na hindi po probably na hindi po na isama sa balita po dito sa na ating kinuha galing sa Channel News Asia. Thousand people that night along this street and along that alley behind this small alley over here, and that's why a lot of people here are saying that this was a Halloween night. It was just after the COVID-19 pandemic, for the first time in 3 years, where there were going to be lots of people. And so apparently the police had about 200 police who were dispatched to this area in case of, you know, something happening, but I don't think they were prepared for what happened overnight here in South Korea. Yoon-suk, many families, they're still searching for their loved ones. What steps are officials taking to help them? Well, a district office not too far from here, the Hanam District Office, have set up this
have stayed open 24 hours, and they are receiving calls from family members. And as you earlier mentioned, there are more than 3,000 apparently family members who have been calling in saying that their loved ones were missing. It could be that some of them were not answering their phones calls, and there were some reports saying that a lot of them were not being able to get hold of, and that's why they're just worried that there could be more people out there. Now, the reason that one of the reasons that the number of injured keeps rising here in South Korea, many experts are saying that many of those people who were here that night and who were apparently in being crushed by some of the during that incident, they sort of like went back home thinking that they were okay and they just wanted to get out of this place. But once they went back home, they weren't feeling well, and so they checked into the hospital, and that's why the number of people injured have gone up, and it's very possible those numbers will keep rising. Now, not too far away from here, there's even a small altar that's already been set up here, and as I was walking here, there were people laying flowers and saying prayers, because this is a national tragedy for South Korea, and in fact, President Yoon Suk-yeol has declared this a national disaster, and he said that this was a period of mourning for South Korea, and it will start today for this whole week. And so I think, you know, this is something that South Korea had not expected, and it is the first time since that terrible tragedy, the sinking of the Seoul ferry, when more than 300 young students died, and many of those who died here in the small alley were, most of them were in their 20s. And so it is a national disaster for South Korea. And, you know, I'm sure that the whole country right now is mourning, and we'll be hearing more about what actually happened and why is it that there were just so many people here, and why was it that the authorities were not able to get them get there on time once they heard what had happened here on Halloween night. All right, thanks for that update. Lim Yeon-suk, they're speaking to us live from the incident site in Itaewon in Seoul. Okay, so yan po galing sa Channel News Asia, mga ka-isyo, kung saan kinuha po natin ang balitang tungkol dyan, mga ka-isyo. So ito po ang naging laman dahil ito po ay nangyari kanina lang po dyan sa Seoul, South Korea, mga ka-isyo. So ayon sa balitang galing sa The Guardian, mga ka-isyo, at least, no? Hindi sobra o at least no, basta hindi aabot or aabot pala, no? Hindi bababa, okay. That's a correction, mga kaisyo. Hindi bababa pala sa 153 ang namatay sa isang crowd crush o parang stampede to itong mga kaisyo sa Halloween Festival sa Seoul, mga kaisyo. Habang ang kanilang pangulong si Yoon Suk-yeol ay diniklara pong state of national mourning ang araw na yon, mga kaisyo, pagkatapos po sa nangyaring trahedya, mga kaisyo. Ito po ay nangyari sa Itaewon Nightlife Quarter sa South Korean capital na Seoul, mga kaisyo. Ayon sa balitan to na ang South Korea ay nagdalamhati as it attempted to make sense of the death of at least 153 people, mga kaisyo, na naapakan, no? So para tong stampede na nangyari, mga kaisyo, sa isang narrow alley sa isang Halloween celebration sa Itaewon, no? A packed nightlife area of Seoul. So, ayon pala sa balitang to, estimated na halos 100,000 katao na nagsuot ng costume ang pumunta doon sa Itaewon sa Sabado ng gabi. So, kahapon pala to, mga kaisyo, dahil pareho tayo ng oras sa Seoul, South Korea, kung hindi po ako nagkakamali, mga kaisyo. No? Mask mandates and other anti-COVID measures cleared the way for the first Halloween party in 3 years. Dahil hindi po nangyari itong mga kaganapang to doon sa kanila, mga kaisyo, katulad natin sa dito sa ating bansa din na ngayong niluwagan na po ang health restriction sa patungkol po sa mga gatherings na katulad nito, mga kaisyo. Yung mga tao ay biglang nagsilabasan sa kanilang mga bahay, pumunta doon, mga kaisyo, sa nangyaring gathering na ito or party na ito, Halloween party na ito, mga kaisyo. Pero ang problema ay trahedya po ang kinalalabasan. Ang naging
kalabasan, mga kaisyo, dito. So, diniklara po kanina ni President Yoon Suk-yeol ang State of Official National Mourning sa isang live address, mga kaisyo. So, ano bang nangyari nito? So, ito po. Witnesses reported seeing crowds surging in different directions and then people losing their footing on the slope. Dahil, ayon sa panood natin kanina sa Channel News Asia, na yung lugar na dinadausan pala ng party, Halloween party na to, mga kaisyo, ay parang hindi po patag, no? So ang nangyari ay natumba yung karamihan sa kanila at domino effect yung nangyari, mga kaisyo. Ito, ayon sa isang post sa Twitter, people keep pushing down into a downhill club. Nako. So talagang lalo na kung nasa babang bahagi ka ng lugar na to, mga kaisyo, talagang, no? Resulting in other people screaming and falling down like dominoes. I thought I would be crushed to death too as people keep pushing without realizing there were people falling down at the street or at the start of the stampede. Some local media reports said the crush had happened after a large number of people rushed towards an Itaewon bar having heard a celebrity was visiting there. Nako. Naghugup pala. Yan sa Cebuano, no? No, yung mga tao. Pagkatapos nilang nalaman na mayroong celebrity na nandoon pala, mga kaisyo. Most victims were in their teens, 20s, with 97 identified as female and 54 as male. Yan, mga kaisyo. So ito po ay hindi po ito po ay nakakalungkot na nangyari doon sa atin pong neighbor, kapitbahay, mga kaisyo, ang Seoul, South Korea, mga kaisyo. Issue 101. Now this time, mga kaisyo, puntahan naman po natin ang dito tayo sa ating bansa, no? Dito tayo sa Pilipinas, mga kaisyo. Ito po ay tungkol sa Bagyong Paing. Dahil alam naman po natin na talagang na marami po ang napinsala dahil sa naturang bagyo, no? So kung kayo ay nanonood sa atin ngayon, mga kaisyo, at ano po ang inyong naging karanasan sa Bagyong Paing, no? Kahit na nalaman niyo ang mga balita, mga kaisyo, kahit na sa Mindanao, apektado sila kahit hindi sila nasa ilalim ng isa ng anumang signal number, mga kaisyo. So atin pong papanuorin yung ilang mga naging karanasan ng ating mga kababayan, mga kaisyo, sa kahit sa saan mang dako sa mundo, mga kaisyo. Dito muna tayo sa inilabas na balita. Ito po ay kahapon pa, no? Pero kukunin natin yung ibang laman nito, mga kaisyo. Paeng Cruces Cavite, galing po to sa PhilStar Global. So kahapon to, no? Signal number 3 up in 12 areas. So mamaya atin po pag-usapan yung naging pagdaan nitong Bagyong Paing, mga kaisyo, at paano ito nagsimula, ano ang kanyang mga ibinagsak na ulan, dahil po ang karamihan sa naging karanasan, lalo na yung hindi po talaga dinaanan ng bagyong to, mga kaisyo, ay baha, no? Doon sa Mindanao, mga kaisyo, ay ang mga naging casualty ay dulot ng mga landslide, mudslide at flooding, mga kaisyo. So yan po ang ating isa sa ating pag-uusapan
dito sa ating palatuntunan. So ito po ay kahapon na mga ka-issue na balita, pero atin pong kukunin itong importanteng bahagi nito mga ka-issue na kung saan no nirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC kay Pangulong Bongbong Marcos na ipadeklara na state of calamity hanggang isang taon dahil sa impact dulot ng bagyong paing mga ka-isyo. So yan ang inirekomenda ng NDRRMC na dapat gawin ng ating pangulo na ideklara po ang state of calamity sa buong taon. Para po sa mga nasalanta ng bagyong ito. Dahil ito po ay natural. No? Wala pong kinalaman ang tao. Or may kagagawan ang tao nito mga ka-isyo. Wala po tayong no kapangyarihan na mapigilan o anong tawag ito? Mapababa or yung mga damages mga ka-isyo ay hindi mangyari. Dahil ito po ay natural na disaster mga ka-isyo. Ang atin lang po ay pag-iwas. Ang magagawa lang po natin ay pag-iwas or iwasan sa pamagitan po ng pag response sa mga taong gobyerno kung sakasakali tayo ipalilik manawagan silang magsilikas ang mga tao mga ka-isyo. So yan mga ka-isyo. So ito po ang ilang mga video na nakuha po natin sa social media na kung saan makikita po natin na ang ilang mga karanasan ng ating mga kababayan sanhi po ng bagyong si Paeng. So panoorin po natin na ang ilang mga video. So ito muna mga ka-isyo no. Ang decommission na pala to. Decommissioned na mga barkong pandigma ng ating bansa mga ka-isyo. So ito po ay mga decommission na. So hindi na pala ito magagamit ito. Yan mga ka-isyo. Na nalunod. Yung mga barko ng ating Navy pero wala na po to mga ka-isyo. No, decommission na ito hindi na pala hindi na ito ginamit ng ating pamahalaan. Yan. So ito mga video na to, ating panoorin mga video na to mga ka-isyo na mga karanasan ng ating kababayan. Kahapon pa to nangyari o kahapon ng gabi. No, ilang mga video na na-post sa social media na atin pong panoorin mga ka-isyo. Ito po yung isa. Saan ba to? Okay. Ito. By the way, ito po yung nangyari. Tingnan muna natin mga ka-isyo. Ha? Saan ba to? Ito po ay nangyari sa barangay o apat na barangay sa Novelita, Cavite. So ito po ay sa Cavite nangyari mga ka-isyo itong video na to. So muli ating itong panoorin. Okay. Ito na. Sige, ayaw pa niyang lumipat mga ka-isyo. Atin lang pong hintayin ng kaunti kasi ayaw niyang mag-play. Okay, so ayaw niyang so grabe yung baha mga ka-isyo. Parang sapa, yung ilog ay andyan na sa kalsada.
dumaan. Grabe. Again, ito po ay sa Cavite, mga Kesyo. Kahapon na itong video na to na naipost sa social media at ibinahagi po natin sa inyo para naman po no, makita nyo po ang mga iba't ibang karanasan ng ating mga kababayan na talagang pong nasalanta ng bagyong paeng. Grabe, no? Yan mga ka-isyo. So, yan po ay nangyari sa Cavite. So, ito namang isa. Saan ba ito nangyari? Ito ay nangyari sa sa Mindanao ito. Noong mayroon sila ng pagkatapos ng isang ano to. Ito po ay nangyari sa Dato Udin Sinsuat sa baya sa lalawigan ng Maguindanao, mga Kaesyo. Pagkatapos ng landslide. Landslide naman to, mga Kaesyo. So masilan po ang video na to. Mga Kaesyo, so discretion po sa lahat na nanonood po sa atin dito sa ating live. Yung mga guro, nalaking bata. Dinanan ko rin yung panahon. Ito po ay sa Maguindanao, mga Kaesyo. Parang bata ito, lalaki. Nagagaling ka sa dating bahay ko, may binatay din daw isa kanina. Doon kanina, meron ako tinapunan doon. Yung sa gitna? Doon, babae. Pero yung sila, kuwan yung doon kutik kanina, pero doon na siya. Rescue na yun. Same time. Para ingat sa kuwan, no? Sa sin? So, lalaki siya, lalaki. Lalaki, lalaki. Lalaki? Lalaki. Eh, tranquilo, no? Wala ganit yun na hindi nakita. Yung dalawang matanda. Yung asawa ni Indang pa. Ito bata pa ito? Nakakita ang asawa ni Indang doon. Ano kita? O, doon na. Ito bata pa ito? Kahubad. Korbo muna natin. Korbo muna natin, sinunan. Isindi, kung hindi pa nakita, isindi pa. Parang pan, wak ibang mga gamit. Yan po ay galing sa Sinsuat, Maguindanao, mga Kaesyo. O, ito pang isa. Bigyan mo na ha. Loading. Ito. Saan naman to galing sa Cavite din ito, mga Kaesyo. So ito po ay kasama nung isang video na pinakita po natin kanina. Sa Cavite ulit ito, mga Kaesyo. So, panoorin natin itong video. Sa likod po, kuya! Sa likod! Sa likod! Madami na hindi natulong! Mga bata, saka matanda! Lubog na sa likod yung mga matanda, saka bata! Mamaya, mga Kaesyo, atin pong tingnan yung mga satellite data na may kaugnayan po sa bagyong paeng para po natin makita na kahit sa Maguindanao o Maguindanao, yung nakita natin kaninang video, mga Kaesyo, na naging anong tawag nito? Naging biktima ng mudslide, mga Kaesyo. So, atin pong pag-aralan mamaya, mga Kaesyo, yung mga satellite data, radar data, mga Kaesyo, na may kaugnayan po dito sa bagyong paing na to. Once again, ito po ay sa Cavite. Lakas pa rin po ng ragasan ng tubig. Grabe yung tubig, mga guys. Sa
Lubog na po kasi stranded po sila. May mga kasama po silang matanda at bata. So, grabe mga ka-isyo, no? Ang nangyari sa ating mga kababayan. Nadulot po ng bagyong si Paeng, mga ka-isyo. Yan. Now, idiniklara po ni Pangulong Bongbong Marcos ang state of calamity. Una pong idiniklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang state of calamity sa buong BARM or itong Bangsamoro Administrative region, mga ka-isyo. Ito, sabi ng ulat na to galing ng itong pinost ng Star FM Cotabato. Ito mga ka-isyo. Saan ba to? But hindi to nakasintro. Ito na lang. Yan. Buong BARM, isinailalim na. Ito po kahapon. Isinailalim na sa state of calamity dahil sa malawakang baha at landslide dulot ng bagyong Paeng. Ito ay ayon sa kumpirmasyon ni BARM Chief Minister Ahud Ibrahim. Sa datos na inilabas ng BARM, nasa 115,437 na mga pamilya, 572,182 or 85 na mga kabahayan ang apektado sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng bagyong Paeng na tumama sa bahagi ng Maguindanao, Cotabato City at Special Geographic Area sa North Cotabato. Halos 4 na po ang kumpirmadong patay, 31 ang mga sugatan habang nasa 11 ang nawala. So ito po ang mga ilang larawan sa naging hagupit o dulot ng bagyong si Paeng. Kahit na ang Mindanao ay hindi po na napailalim sa anumang signal number, mga ka-isyo, noong kasagsagan ni bagyong Paeng, pero ito po ang nangyari sa kanila. Yan po ang ating pag-aaralan mamaya, mga ka-isyo. Base sa mga radar at satellite data, kung ano ang paano or gaano kakapal or gaano karami ang ibinagsak na ulan nitong si Bagyong Paeng, mga ka-isyo. Yan. Ilang mga larawan, no? Lubog sa baha. Na ano pa to? Ito kahit, I think ito po ay evacuation center. Pero ang kanilang gym, oh, kasi gym to, so, parang ginawa itong evacuation center kung hindi po ako nagkakamali. Pero nakita po natin dito sa larawang ito, mga ka-isyo, ng kanilang court ay lubog sa tubig. Ha? So, yan ang sa Mindanao po yan, mga ka-isyo. Sa ibang ulat naman, dito mismo sa amin sa Cebu, ito po ang naging epekto din nitong si Bagyong Paeng, mga ka-isyo. Kahit dito sa Cebu, signal number 1 yung una. Nung unang nabalitaan po natin ang bagyong to, ay isinilalim sa signal number 1 itong isla ng Cebu. Pero dahil po sa dami ng ulan na ibinagsak ni Bagyong Paeng, mga ka-isyo, ito po ang isa sa mga naging epekto ng pag-ulan dulot ng bagyong si Paeng. Oh my God! Oh! Oh!
Ilang yung junior sa nila ni? Tawagan ako si Luchin, ay namang uli siya, wala. Ano ko na si Luchin, si Juan, si Luchin, si Luchin, si Luchin. Sasang po yung alitin, ay nagpangas na gapat ulit to ba? Nagpangas na gapat ulit to ba? Wala ni, nakabit yung mga hinay may daghan. Oo, dahil kiri, kidagan yung hinay. Oo, dapat ito. Sila Junjun, mong may pagtunga sila Junjun. Na, di kaduha sa nandang kumbayan lang ko, ane? Kumbayan, inuwi. Mga pitaw nag trapan lang. Sa uwan. So, sa video na to mga kaisyo, makikita po ninyo ang landslide na nangyari doon sa Barangay Busay. No? Dito sa Cebu City. Alam mo, ay nagtunay, nagtunay. So, ito pong mga bahay na to, no, mga konkrito po ang karamihan sa mga bahay na to, mga kaisyo, ha? Hindi po ito made of light materials, pero ito po ay nakatayo doon sa lupa na gumuho, mga kaisyo. Dito tayo sa simulang bahagi, oh, ng bahagi, oh. Makikita mo yung bahay na yan. Konkrito yung bahay na yan, mga kaisyo. Pero ang bahay na yan ay nakatayo sa lupa na humina na dahil po sa walang pigil na pag-ulan dulot ng bagyong paing na yan, mga kaisyo. Yan, no? So, two-story building po itong bahay na to. Yan mga guys, so according sa balitan to na inilabas mga guys, tayo to. Apat na bahay. So ayon dito sa balitang galing sa Sunstar Super Balita. Apat na bahay ang nilamon ng lupa o itinangay ng lupa dahil sa landslide. Oh. Apat na bahay, upat ka mga balay nalubong. Oh. Sa landslide noong Sabado, ano ba to? Advertisement ng tingnan mo na, ha? Close muna natin to. Ano ba to? Nako. Talagang tong ano, ha? Ito po ay nangyari sa Sitio Garahe, Barangay Busay sa lungsod ng Cebu. Ito po ay sa Cebu City. Pero ito po ay sa bulumbunukin ng bahagi ng Cebu City, mga kaisyo. Dahil ito sa walang humpay, walang pigil ng pag-ulan dulot ng bagyong si Paeng. Ay, talagang itong... Ay, nako. Anyway, yan lang ka lang. Ikaw, legend na ikaw, ha?
Pero wala pong napi, wala pong ano na wala pong ano tawag dito? Wala pong nawala ng buhay or nag ano ba tong advertisement ng ay nako. Sige ka lang. Oh. Wala daw nga naging nawala ng buhay or na-wounded dahil sa nangyari mga ka-isyo, dahil wala na daw tao sa mga kabahayan, no? Oh. Yung iba daw ay nakatakbo pagkatapos marinig nila na mayroong dagundong sa lupa sa itaas na bahagi ng kanilang mga tahanan mga ka-isyo. Ayon kay Genevieve Famador, oy, may kakilala akong Famador. Oh. Pamangkin ng Busay Barangay Captain na si Maria Cristia Famador, isa sa mga nagmamay-ari sa bahay mga ka-isyo na apektado, na alas 5 pasado daw, no, ng hapon ay may nagpa or in-inform na daw sila na na ang kanilang bahay or bahay ng kanilang ano ba to? Ian. No. Tiyahin mga ka-isyo ay dinala ng landslide o oh, na naging na nasama sa landslide. Oh, wala daw siya doon sa kanilang bahay nung nangyari ang trahedyang 'yan mga ka-isyo, dahil andun siya ang kanyang tiyahin ay andun sa barangay hall. So bili, mabilis daw umuwi itong si Kapitan Famador at wala na siyang ibang nagawa kundi tingnan na lang, pinanood na lang niya ang kanyang bahay na nabaon sa lupa mga ka-isyo. Kasama ang tatlo pang ibang mga tahanan. Oh, wala siya, wala daw siyang nakuhang mga bagay. Oh. Pero sa ngayon, yung ibang tatlong ding mga kabahayan na hindi po nasama doon sa landslide ay binantayan ayon sa balitang to mga ka-isyo. So yan po dito sa Cebu mga ka-isyo ang nangyari, no? Na mga napinsalang kabahayan. Ito po ay sa landslide din na mga ka-isyo. Now, si Pangulong Bongbong Marcos, ito po ay may kaugnayan doon sa Mindanao, dahil ang Mindanao po ang may pinakama laking o may mas pinaka ang tawag dito, maraming namatay mga ka-isyo dulot ng na may kaugnayan po dito sa bagyo na to mga ka-isyo. So ito po ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos mga ka-isyo. Saan ba 'yon? I would like to start with the flooding in Maguindanao simply because we have to already look at it dahil ang daming casualty. 67 kaagad. It will be important to us to look back and see why this happened na hindi natin naagapan. Ito na ang 67 ang casualty. That seems very high for a flooding incident. So maybe if you can start with the first, just to give me a better idea what happened, what caused the flooding, and bakit hindi natin sila na-evacuate at nagkaganyan na ang casualty, napakataas. Yan ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito po ay clarify ng NDRRMC, no, na sa latest na ulat mga ka-isyo, 31 dead. No, tatlong isa ang patay. Heavy rain spawned by approaching storm Paing and the prevailing northeast monsoon left at least 31 people dead in Maguindanao. So 31 pala ang mga nasawi mga ka-isyo sa barm.
Ayon yan sa official report noong Biyernes. Barm Interior and Local Government Minister Basamuro, rapid emergency action on disaster. Teka muna ha. Ba't nawalan to ng ulirat? Teka muna mga kaisyo. Dahil kung online pa ba tayo? Ba't nawala itong ating... Nawalan tayo ng connection? Andyan pa ba tayo mga kaisyo? Test mic. Oops, sandali mga kaisyo ha. Base dito ay online pa rin tayo. Online pa ba rin tayo mga kaisyo? Dahil dito sa ating ano, parang nawala yung ating connection. Check. Okay. Kaya pala. Okay now. I know. Teka muna mga kaisyo ha. Dahil pala. Yan. Hindi pala ako makakonnect using dito. Anyway. So, moving on mga kaisyo. Saan ba to? Saan ba ko? Kala ko'y naputol ako mga kaisyo. Ito pa. Dito lang pala sa ating monitor tayo na naputol. Okay. So, okay. So, ayon dito, mga kaisyo, said that death toll could still go up as more reports from the field come in. Sinarimbo said 16 deaths were reported in the town of Dato Udin, 10 sa Dato Blasid Suwat, at 5 sa Dato Upi. Majority of the deaths were attributed to flooding and the rest to landslides. So yan ang rason mga kaisyo kung bakit po sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na unahin natin ang sa Maguindanao dahil gusto niyang na maklaro kung talagang 67 po yung nasawi dulot ng bagyong Paing mga kaisyo. So wala na po dito yung correction, no? Kasi may correction yung ano inilabas na balita kahapon mga kaisyo, no? Clarify ng NDRRMC na hindi, no? As of that time po na klinaro ni Pangulong Bongbong Marcos na 67 yung mga nasawi, pero hindi po 67 dahil ang clarification po ay mayroon po nagka-dobli-dobli na mga reports, no? So sa ngayon, 31 person dead dahil po sa bagyong Paing. But still, this is something to look for. Dapat tingnan po ito ng ating pamahalaan kung bakit nangyari itong mga nasawi mga kaisyo. Dahil importante po na dapat nating matingnan at dapat po nating matuunan ng pansin itong mga rason kung bakit nang mayroong mga nasawi sa bagyong to, no? Kung bakit po mga kaisyo na ganito po ang nangyari sa atin mga kaisyo, ito po ang ating pag-aralan, no? Pag-aralan natin mga kaisyo. Una, bago po 'yan mga kaisyo, dapat natin pong o dapat din ninyong malaman, lalo na po sa mga kababayan natin sa Maguindanao, na isinilalim po ang Bangsamoro region sa state of calamity. Yan. Bangsamoro region under state of calamity due to Paing. Ito po ay noong Biyernes at ipinakita po natin kanina mga kaisyo noong ipinalabas ng Star FM ng Cotabato. So dito na po tayo mga kaisyo. Nasanay makikita nyo ito. Yan. Hindi pa. Sorry ha. I-enable muna natin yung cursor. Okay. Para
kita po ninyo. Ba't nawala? Oops. Saan ba yun? Ito. Ba't nawala? Mm-hmm. Captured method. Okay, ito. Anyway, mga guys, yan. So, at least makikita nyo po yung cursor. Kasi dito, mga guys, atin pong titingnan. By the way, ito po si Bagyong Paing sa kasalukuyan, mga guys. No, ito po ay sa ngayon, no? Alas 10, no? As of 10 ng gabi local time. Dito mga babasa po ninyo, mga guys. Now is bago po 'yan, mga guys, no? Akin pong kukunin yung attention nyo dito po sa isang to, dito sa may kaliwang or kanang bahagi, mga kaisyo, sa eastern side ng Mindanao. Ito po ay isa ring pinag babantayan ng ating pag-asa kung ito ba ay magde-develop sa isa na namang bagyo. Ito. No? Now, ito po si Paeng na malakas na malakas, pero ang atin pong tutukuyin o pag-aralan, mga kaisyo, ay yung dalang ulan. So gamit dito sa data na to, puntahan natin itong 3 hour precipitation accumulation, mga kaisyo. Ito. Yan. So atin pong i-stop yung animation. So makikita po natin na pag ang kulay ay malapit po sa dilaw, no? Itong parang na dilaw. Ang laman po niyan, mga kaisyo, ay around 146.2 mm of rainfall. No, marami po 'yan, mga kaisyo, ha. Atin pong para para mas maintindihan po natin, mga kaisyo, no? Ang gaano po kakapal o karami ang tubig na dala ng ganito pong mga sukat. Ha? Ito. Galing ito sa water.usgs.gov. Ha? So sa United States Geological Survey to, mga kaisyo. Ito po ay nakalista kung ano ang ibig sabihin ng ganito karaming ulan. No. Pag ito ay 0.5 mm per hour, no? Bawat oras, slight rain lang po 'yan. No. Pero pag ito ay mahigit sa 8 or 8 mm per hour, very heavy rain na 'yan po, mga kaisyo. No? Oh. So very heavy rain at mayroon pang very heavy shower. Per hour. Pero sa data po na ito, mga kaisyo, this is a 3 hour precipitation accumulation. So sa loob ng 3 oras. So pag hati-hatian natin ito, malalaman natin kung ilan ang ibinagsak ng ulan sa loob ng 1 oras. So for example, mga kaisyo, pag ito, clinic natin, makikita natin dyan na it is 78.3 mm in 3 hours. So, ibig sabihin, kukuha tayo ng calculator, mga kaisyo, 78.3 mm, i-divide natin ng 3, so malaman po natin ang laman o ang dami ng ibinagsak na ulan. Aha. Ba't nag-hang up siya? No, calculator lang yung gusto nating buksan, mga kaisyo. Dito tayo sa kabila. I-close lang natin tong calculator ko, mga kaisyo. So example dito, no, 78.3 divide by, saan ba 'yon? 3 equals
Sandali lang ha. 78.3 divide by 3. So 26.1. So marami pa rin 'yan mga kaisyo. So para hindi po tayo maubusan ng oras, atin pong kukunin yung mga panahon katulad noong kahapon mga kaisyo. So i-backtrack natin, no? I-move backward natin itong data. Puntahan natin yung mga oras, lalo na yung pininsala yung sa Mindanao, no? Para po natin matukoy, maintindihan mga kaisyo kung gaano kadami ng ulan ang binagsak doon sa barm ito. No, makikita po natin yan. I hope klaro sa inyo itong bahagi ng Mindanao. Ulit mga kaisyo, no? I-click natin, malaman po natin kung ilan ang binagsak na ulan sa loob ng 3 oras. Ito, makikita natin dito sa malapit sa Aklan mga kaisyo ay 89.1. No? So dito sa Maguindanao or Maguindanao, dito sa Mindanao, ang ibinagsak ay andyan po malapit or ang dami ng ulan ay 38.3 mm in 3 hours. So ibig sabihin 38.3 mga kaisyo sa isang oras nagbagsak ito ng 12.8 mm mga kaisyo. So ano ang ibig sabihin pag 12.8 mm? Oh, violent heavy shower na yan mga kaisyo. Huh? Or greater, very heavy rain na yan. Greater than 8 mm. Huh? Huh. So yan mga kaisyo, ang dami na ibinagsak. So talagang marami po ang ibinagsak na ulan doon sa Mindanao nung nangyari po ang or mayroon pong maraming mga nasalanta mga kaisyo o marami pong anong tawag dito? Nawalan ng buhay. So kung i-forward po natin to mga kaisyo, kunin natin 1028 dito sa may Aklan pero wala po tayong nakuhang balita doon sa Aklan mga kaisyo. Alas 8 ng umaga. Sa Luzon naman to mga kaisyo. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, pulang-pula. Dito tayo mga kaisyo. 48.7. Pagsapit ng kailan ba to? Mga hating gabi. Noong Linggo dito sa Manila, Maynila naman to or NCR area mga kaisyo. No, 44.8 mm mga kaisyo. So yan mga kaisyo no, ang talagang mga napinsala po dulot ng bagyong si Paing mga kaisyo. So hingin po natin sa Panginoong mga kaisyo na sana'y wala na pong madagdag na mga pangyayari katulad nito mga kaisyo. No, para naman po tayo po ay makapag celebrate man lang ng Kapaskuhan. No, lalo na mga kaisyo no na mayroon na lang pong ilang araw na lang bago ang Pasko. Tingnan natin yung Christmas countdown natin mga kaisyo. Yan mga kaisyo, no? Mayroon na lang pong 55 days. 1 hour at 12 minutes to go, 42 seconds and counting bago po sumapit ang Pasko. So ang atin lang pong hihingin sa ating may kapal mga kaisyo na sana po'y wala na pong mangyari na katulad nitong trahedya na ito mga kaisyo.
No, at manalangin din tayo para sa mga naiwan doon sa mga kamag-anak, sa mga namatay doon sa stampede sa Seoul, South Korea, mga kaesyo. Manalangin po din tayo para sa kanilang anong tawag nito? No, dahil nalalamhati din sila, mga kaesyo, katulad ng ating mga kababayan din na nawala ng bahay, nawala ng mga ari-arian, mga kaesyo, nawala ng buhay ng kanilang mga kamag-anak dahil po sa bagyong si Paeng, mga kaesyo. So, dyan na po muna tayo, mga kaesyo, dito sa ating palatutunan ng Issue 101. Kasama po ang inyong likod na si Senior Simon. Para po sa mga nanonood sa atin, talagang maraming salamat. Kahit hindi man po kayo nag-chat dyan, no? Maganda po kung sana kung nag-chat po kayo, mga kaesyo, at naging ibinahagi nyo po din ang inyong mga karanasan na may kaugnayan po sa Bagyong Paeng. Nevertheless, no, para po sa mga nanonood po sa atin sa live ngayon, mga kaesyo, pati na sa inyo na mga nagre-replay or team replays, mga kaesyo, huwag po kalimutan na i-like nyo po ang video na to. Malaki pong tulong sa atin ang inyo pong pag-like para po ma-recommend po ang video na to para sa ating mga kababayan saan mang dako sa mundo, mga kaesyo, at i-subscribe nyo din kung sakasakali hindi po pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Sa Facebook naman, huwag po ninyong kalimutan na i-follow po ninyo at i-like. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Magsasabi, mas lamang ang may alam. Take care, God bless you all. And all praises belongs to our Lord Jesus Christ. Hanggang sa muli, dito sa ating palatutunan ang Issue 101. Paalam! Yan ang Issue 101. Ang ilim natin sa mga kinauukunan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.